Alam nyo guys, sa pamamagitan ng mga awit na nililikha nila, malalaman mo yung pagkatao nila. Hindi lang para ibahagi ang kanilang ahusay, kundi magbigay ng aral na magbubuka sa isip ng bawat isa. Hindi lang iparamdam ang halaga ng talento na meron sila, kundi halaga ng mensahe na kanilang inaawit. May kabuluhan. Makikita mo talaga kay Chen yung pagiging sanay niya sa paggamit ng gitara. Yung postura niya, yung style, kasama nila yung kalikasan dito. Mula sa tunog ng kuliglig, tunog ng hangin, tunog ng ibon, ang mga puno na nakikita nyo, yung tema ng kanilang inaawit ay mayroong tugma. Hey guys, sama pala si Dongay. At ngayon sa video natin na ito, magkakaroon po tayo ng reaction video. So ito yung pinakabagong upload ng Friends Rhythm. Ito ay original composition nila. So ang title is Bulong ng Panahon. Ayan. So sa mga nanonood sa akin, magkakaroon po ako ng mga post sa video to kung saan doon po ako magpapasok ng aking mga comments. Madalas po yon. And sa gustong mapanood yung video na wala po siyang putol, ayan, panoorin nyo po yung original video. Ilalagay ko yung original na link ng video sa description sa ibaba. Sa mga nanonood sa aking reaction, maraming salamat po. So wag na natin patagalin guys, Bulong ng Panahon. Ganda ng tunog ng kaliglig. Sikada. Ganda ng sounds nung tapos may mga sounds ng ibon, di ba? Paminsan-minsan, tapos, di ba? Pero yung tunog ng kuliglig may tuturing mo rin siyang musika, di ba? So, okay yun, no? Bukas pa sa lansangan na iniwang dagog ng bagyo, nagpapaluha sa bawat puso. Ganda. Lumubog, lumulot ang kumakaway. Sumisiglaw na sana'y madilim ang giling na kaligtasan. Wow. Ganda ng message. Ulitin natin. Bakas pa sa lansangan na iniwang dagog ng bagyo, nagpapaluha sa bawat puso, labay tag-asa. Lumubog, lumulot ang kumakaway, sumisiglaw na sana'y madilim ang giling na kaligtasan. Okay, so dun sa first stanza na yun, so parang ito ay isang awit na gusto nilang mapicture mo sa isip mo o makita mo sa isip mo na yung bigat ng pinagdaanan ng ating mga kababayan na napinsala nung nakaraang bagyo, no? Isang awit na tumatawag sa salitang kaligtasan, di ba? Sinabi doon, no? Awit na bumubulong sa atin, parang ganun. Katulad ng title, Bulong ng Panahon. Di ba? Tuloy natin. May isang balala, talagang ipinadhana, na sa bawat kamalian, tayo rin ang babalikan. Ganda nun. Ganda ng message. Yun yung chorus. Okay. Yun yung chorus. Ang ganda ng chorus ha. Ang ganda ng message sa chorus. Maikli lang pero gusto ko yung message. Ulitin natin sa part na yun. Ito ba'y isang balala, talagang ipinadhana, na sa bawat kamalian tayo rin ang babalikan.
Galing. Kamalian, babalikan. Okay, okay. Siguro, comment tayo. Sobrang nakakatuwa kasi siguro ito yung pinakahinahangaan ko pagdating sa France, sa kanila. Yung pagkukompose nila ng mga ganito klase ng awitin. Kasi alam nyo guys, sa pamamagitan ng mga awit na nililikha nila, malalaman mo yung pagkatao nila, yung puso nila, hindi lang para ibahagi ang kanilang ahusay, kundi magbigay ng aral na magbubukas sa isip ng bawat isa, hindi lang iparamdam ang halaga ng talento na meron sila, kundi halaga ng mensahe na kanilang inaawit, may kabuluhan. Ganun, di ba? Galing. Kapangarap na nabuo, isang segundo'y gumuho, at hinangay na parang ay naglaho. Sakit yung lyrics. Sa ibabaw ng isang bubong, nagsisisi, may nagtanong, kung bakit ba nagkaganon ang gulong ng panahon. Ito ba'y isang okay, palala? Chorus. Sige, bago tayo pumunta sa chorus. Nakakatuwa kasi inawit nila ito kasama nung, kung mapapansin nyo guys, nasa labas sila ng bahay. Hindi lang dahil wala siguro silang kuryente sa loob ng bahay, kundi may ibig sabihin. Para sa akin ha, kasama nila yung kalikasan dito. Sa tingin nyo yung video guys, mula sa tunog nung kuliglig, nung sikada, nung insekto na yon, tunog ng hangin, tunog ng ibon, ang mga puno na nakikita nyo, yung tema ng kanilang inaawit ay mayroong tugma. O, di ba? So, ang kalikasan ay isang tirahan. Parang ganun. Pagang pinadhana na sa bawat kamalian, tayo rin babalikan. Ganda. Adlib. Lakas ni Chen. Wow. Wow, ganda ng adlib. Ganda ng adlib, guys, no? Makikita mo talaga kay Chen yung pagiging ano eh, sanay niya sa paggamit ng gitara. Yung postura niya, yung style, all fingers na gagamit. So, malinaw yung tunog na ginagawa niya. Even sa mabibilis na part, kayang-kaya niya, di ba? Maganda yung timing. And isa pa, mahirap mag-adlib kapag acoustic guitar yung ginagamit mo. Diba? Unlike sa electric guitar. Diba? Kaya kudos kay Chen. Galing, ganda ng adlib. Nice one. Palagang itinadhana na sa bawat kamalian, tayo rin ang babalikan. Ganda na. Ganda ng, ito yung favorite part ko. Ito ba'y isang paalala, palagang itinadhana sa bawat kamalian, tayo rin ang babalikan. Ito ay isang paalala, talagang sisi. Sa totoo guys, sobrang ganda ng chorus. Maikli lang siya, napakaganda. Nakakahanga ng lubusan kasi sila man yung lubos na naapektuhan, pero makikita mo at mababasa mo sa kanilang mga awit na hindi kalikasan ang dapat mong sisihin, kundi tayong mga tao dahil sa kamalian natin. Diba? Ganun eh. Diba? Nasa lyrics eh, na sa bawat kamalian, tayo rin ang babalikan. Diba? Yun yun eh. Na sa bawat kamalian ang bulong ng panahon. Wow.
Iyon title, Bulong ng Panahon. Wow. So, meron pa silang pang 1, 2, 3, 4. Meron pa silang pang limang instrument eh. Yung naririnig natin na parang may bigas na nilalaglag. Hindi ko alam kung ano yan, guys. Pero naririnig ko kasi. So, guys, ito na siguro yung pinakahinahangaan ko pagdating sa Franz. Marami akong hinahangaan sa kanila. Maraming iba't iba. Pero yung the way na nagko-compose sila ng kanta, ito siguro sa akin yun. Hindi man ito yung ganung ka-technical na kanta nila, na ano nila. Pero yung puso mo na gumawa ng ganitong klase ng awit, ay dapat mo talagang bigyan ng papuri. Diba? Kasi kung tutuusin, guys, sila na talagang naapektuhan din ng matindi ng bagyong nakaraan na dumating sa atin, eh, alam mo yun, dapat ito yung mga panahon na, alam mo yun, kumbaga maiisipan mo pa bang gumawa ng kanta, parang ganun na, parang siguro, yung iisipin mo, paano ka makaka-recover pa, sa mga ano, yung hindi pa ganun yung takbo ng isip mo, so, pwedeng may ano ka pa, may takot pa, ganun, parang, di ba, na nabibigyan pa nila ng oras na gumawa ng kanta, no, na tungkol dun nga sa mga nangyari sa kanila. Ito lang nakaraang bagyo. At alam mo talagang galing sa puso. Kaya, tularan po kayo ng maraming tao. Diba? Nakakabilib po yung ganung klase ng mindset po ninyo. Sana ipagpatuloy nyo po. Katulad nyan, kahit wala kayong kuryente sa loob ng bahay nyo, umawit kayo sa labas. Diba? Sobrang nakakabilib po yun na nagpatuloy po kayo sa pagbuo na maawitin. Nag-compose pa kayo. And sa awit nyo na yan, kasama nyo po yung kalikasan. Na yun nga, bawat kamalian, diba, tayo rin ang babalikan. Diba? Yun eh. Diba? So, kawawa po yung mga taong patuloy na nangangalaga sa kalikasan. Pero may iba na pilit naman itong sinisira, yung kalikasan. So, bigay ito sa atin eh. Diba? Kung may kukunin tayo sa kalikasan, pilitin natin na maibalik din. Diba? O wag nating ubusin, wag nating sirain. Kasi binigay naman ito sa atin ng may kapal, ng Diyos eh. Diba? Na para talaga sa atin to. Pero sana wag nating abusuin at sirain. Diba? Palitan natin. Diba? Kaya nga matuto magtanim. Diba? Mga ganun. So, nakakatuwa lang, no? Dahil sobrang nakakabuhay ng loob ang France. Sana mapakinggan to ng lahat ng mga kababayan natin na naapektuhan. Magbigay sa kanila ng kalakasan. Diba? Maraming salamat po. Thank you po. God bless po sa inyo lahat. Ayan, hindi ko na po patatagalin itong video dahil nakakadrama na po tayo. Ayan, muli ako po si Dong A. Maraming salamat.